tinignan niyo to, lumalaki talaga mata pag nandito. Sabi niya, pagkadating na pagkadating niya, lapit siya dito. Bago to eh. Sabi ko, oh. Sabi niya, no! Yarin is looking only! Yarin is looking only! Palusot pa! Pero maya-maya kukuha na din. Non-play. Ito lagi ko itong inaayos. Sabi ni Gunner, my love, wag mong ayusin yan. Hayaan mo lang yan. Kasi magugulo din yan. Yeah, that's an egg. Egg lollipop. Kailangan lagi maayos dito, guys. Hindi importante sa kanila yung maayos. Ang importante sa kanila, meron. Ganyan sila dito eh. Yeah. Wow, ang dami na naman nito ha. Siguro na ano, fill upan na naman ni fill upan. Na ano na naman ni Gunner. Nalagyan niya na. Masarap tong kido na to, guys. Oh, para to siyang chocolate mo ng ano, Philippines. Shopping. Hi, my love. Oh, shopping na naman. Yaalan niya, ter. Not gummy bear, please. Not gummy bear, kazim. Guys, good morning! Share ko lang sa inyo, yung papa ko nagtatrabaho siya sa RFM before. Yung product nila is, ayan, yung Moo, Selecta Ice Cream, basta anything na RFM, like yung spaghetti, hot cake, yan, yung White King, yan, sa papa ko yan. Offend him. Okay, later, I will get, okay? Only shampoo. Uh-huh. Only shampoo. Yes. Tama, kasi meron palang nagko-comment na huwag mo nang kunin. Hayaan mo na kasi wala pang venom. Ano, guys, hindi uso yan kanila, Gunner. Alam nyo ba, nung share ko lang sa inyo to ha. Nung bago pa lang ako dito, eh, pagkadating ko, di ba may market si Ane. Alam niyo ba, guys, grabe yung biyanan ko na yun, guys. Panibigay sa akin yun ng kahit ano, kahit hindi ko gusto, binibigyan niya talaga ako sa mga market niya, like yung mga chips, yung mga tinapay doon, yung mga chocolate doon. Binibigyan niya talaga sa akin. So at first tinatanggap ko siya. Tapos hanggat sa palagi na talaga, guys, kumbaga parang araw-araw na every time na pumupunta kami doon, lagi siyang may pinapadala. Etong plastic na to. Pakita ko sa inyo. Etong plastic na to. Punong-puno to, guys, ng kung ano-ano, sabi ko sa inyo. God knows, I don't lie. Punong-puno yan. Tapos, hanggat sa dumating na yung point na tinanong ko si Gunner, sabi ko, my love, sabi ko, nagbabayad ka ba sa market ng nanay mo? Sabi niya, hindi. Alam, may lamok. Oh. Walang lamok dito, guys. May nakita akong lamok. Pagka-summer, meron ng... Pagka-summer na, may ano na siya, may lamok na siya. So anyway, ayun, sabi ko sa kanya, nagbabayad ba siya? Sabi niya, hindi yan tumatanggap si Ani ng bayad. Yeah, we have that. Yes. Oh, Evan, you can get one only. Can buy this. Tama, mom will buy for you. Sabi niya, hindi daw tumatanggap yung biyanan ko nga ng ano, ng bayad. Tapos one time, yes. Okay, you can use that. Tapos one time, nagbayad ako, guys. Ayaw tanggapin ang benan ko, guys. Kaya sa mga nagsasabi, nagko-comment yun na magbayad kami, baka malugi sila. Guys, kahit ano pong bigay ng pera ko, kahit ano kong bigay kong pera, ayaw talagang tanggapin ang benan ko. Para naman kay Gunner, kasi may nababasa kong mga nagko-comment, baka malugi kasi kumukuha. Guys, Gunner have been working in this kind of industry for like, I think, 7 years. So, alam niyo yung mga patakaran dito, guys. Alam niya yung kung paano siya makakakita ng pera. Na-mention ko yan sa kanya na usapan namin. Minention ko sa mga bata. If you want to get anything sa market ni Daddy Gunner nyo, you have to pay since you have your own money. Si Gunner, sabi niya, hindi na kailangan. Kasi yung mga kinukuha daw ng mga bata is... May minention siya sa akin. Hindi ko lang siya ma-translate. Pero may minention siya na hindi yun ikakalugi ng market yung mga kinukuha namin. So, ang sinasabi pa nga niya, mas better pa nga daw na dito kumuha kaysa bumili sa like sa mga pure gold, yung mga ganun. Kasi in that way, makakatipid daw ako. Alam ni Gunner yun, guys. I'm Filipino. Siyempre, alam ko yan. Sa mga ugali ng mga Filipino, yung walang pamilya-pamilya, diba? You have to pay talaga, diba? So, namimensyo kayo kay Gunner, pero si Gunner, guys,
he knows what he's doing. Ihahatid ko lang talaga dito si Yaring kasi pupuntahan ko na si Barbie. 12:06 na. Iiwan ko lang si Yaring dito, guys, kasi normally sinasama ko siya sa school ni Barbie, kaya lang kasi yung park doon basa, eh saan siya mag-i-stay doon, 'di ba? May ano pa, meron pang 15 minutes. Yeah, mga 17 minutes na mag-aantay siya. But anyway, my love, your food is here na, ha? Ala ka. Papa, di ha, papa, pa. Oh. Hoy, adiyo. Sat, okay. Amat. Yan. Eh, nangyapin ko mga barakorda. Sali sa bago na barakorda. Okay, sinun sa tambo na bago na nila. Guys, may nagbigay kay Barbie nito. Nanay ng classmate. Ang gusto kong kainin, nahihiya ako. I want to try. I'll try, guys. Kakapalan ko yung mukha. Mukhang masarap kasi siya, eh. It's like gummy. What's up? Barbie! What is that one? Oh, it's a pirate snack. What are you doing? One only, okay? Because you are eating. Iniwan ko yan sa market ng tatay niya. Pagkabalik ko, susundin ko na siya. Sabi ng tatay niya, ano daw? Hiningan daw niya ng pera si Yaren, hiningan niya ng bayad kasi kumuha siya ng chips, ng lemon, at saka ng bubble gum. sabi daw ni Yaren, nagdala ako ng ano dito, ha, ng coin na, tapos kinuha mo, tapos binigay ko sa'yo, nilagay mo doon sa ano daw, lalagyan na ng money niya. Mautak talaga si Yaren, hindi niya nakakalimutan. Oh, open your mouth kasi... It fell down. Oopsie. Naalala nyo ba yun, guys? Yung time na nagdala si Yaren ng ano, nakalagay sa baso na dilaw na maliit ng mga coins. Sabi pa nga niya, bibili daw siya ng sasakyan, pati ng bahay para sa tatay niya. Naalala nyo ba yun? Ay, yung time na yun. Puro coins yun, eh. Eh, kinuha ni Gunner. Nilagay niya dun sa lalagyan niya ng pera. Kaya ngayon, tuwing hinihingan siya ni Gunner ng pera, lagi niya sinasabi yun. Diba? Enough with the chips, ha? No chips, because you are eating pa. Cannot eat pa. Cannot watch. Okay, wait a minute. Guys, nagkikrave ako sa baklava. Bili tayo. Sarap pa naman yan. Si Nessa, pati si Barbie, nag-aaway. Just because of the pencil. Na, yung pencil na yon is sa classmate ni Barbie. Kasi ang nangyayari pala sa school ni Barbie, yung mga classmate niya, nag-change-change sila ng mga pencil. Like yung mga magagandang pencil, tinaan, kumbaga parang tinitrade nila. E di yung ngayon, ang nangyari, yung pencil ni Nesta, na sinabi ni Barbie, na binigay niya na kay Barbie, is, pinang-trade ni Barbie sa classmate niya. Pero nung nakausap ko si Nesta, ang sabi naman ni Nesta, hindi niya daw yun binigay, pinahiram niya lang daw yun kay Barbie. So ngayon, yung pencil na yung pencil kanina na galing sa classmate ni Barbie is pinag-aagawan nila. Kasi ang sabi ni Nesta, ibigay mo muna sa akin yung pencil mo tsaka ako ibibigay sa itong pencil na to. So just because of the pencil, guys. Tapos ako, pinapakiramdaman ko lang sila. Hinahayaan ko lang ba silang ma-resolve yung ganyang bagay kasi napaka-normal lang naman talagang magkaroon ng diskusyon na ng magkakapatid, di ba? Hanggang sa humantong nasasakitan, guys. Pero hindi ko alam, hindi ko nakita na nagkakasakitan sila. Pero naramdaman ko kasi I was here. Dito ako nakaupo. Tapos silang...
nalobat yung camera ko. So anyway, dito ako nakaupo. Ayan, upuan na yan. Tapos silang dalawa nandun. Andito, teka. Andyan sila. Dito, dyan sa sahig. So hindi ko nakikita. Kaya, ang nangyari is, nung naramdaman ko na parang nagkakasakita na sila, dun na ako umano. Kasi, lagi ko silang hinahayaan na kung sakaling, kung meron silang like ganyan, diskusyonan, hinahayaan ko ba sila na sila yung makahanap ba ng ways, ng solution on how to, you know, to fix things on their own. Kasi not all the time naman, I'm there with them, diba? At saka hindi naman yan mabigat na problema. So, kayang-kaya nilang resolbahan yan. Nung nagkasakita na sila, guys, parang napuno na ako na, okay, this is enough. They've been doing this for a long time. Parang they need something na, alam mo yun, makakapag-wake up sa kanila. So, ganyan ako, guys. Ako, very, like, hinahayaan ko muna yung mga bagay-bagay. Hinahayaan ko lang, ganyan. Pero, once na, na, kumbaga, parang umabot na kayo sa limit ko, is, doon na ako mag, doon na ako, kumbaga, parang doon na ako papasok sa mga ginagawa niya. I allow them to get mad. Hinahayaan ko silang magalit kung or magtampo sa akin. I allow them, guys. I allow them mag mag bad mood kasi to be honest, guys, they are human, 'di ba? Ayun ang iniisip ko. My kids are human katulad ko. Ako, I'm allowed to get mad. Bakit hindi ko sila hayaan, 'di ba? So ayun lagi ko iniisip, honey, no, just you just let them, they are still young, they are still learning. Hayaan mo lang silang ma-express yung mga gusto nila. If they are mad, magalit sila. If they are sad, malungkot sila. So, ganun ako, guys. I'm allowing them to express their feelings. So, ang nangyari kanina, andito na si Goodness. So, ang nangyari kanina, guys, napuno na ako. Sabi ko, this is enough. Sabi ko, hello, my love. Can you come to Moscow? Benyani Koido! Oh my goodness! Allah Allah! Nilabas ko yung mga basurahan. Inano doon ng pusa yung basurahan. Kakalabas ko lang nun eh. Allah, ang bilis ah. So anyway, so ayun na nga, di ba? Nawala na tuloy ako. Napaiyak. Nawala na ako sa sasabihin ko. So, kanina, napuno na ako. Sabi ko, enough na to. Kailangan ko ng pumasok kasi may physical nang nagaganap. So, ang ginawa ko, guys, sa sobrang galit ko sa kanila, sabi ko, ano bang nangyari? So, nung umalis sila, guys, napaiyak ako. Iyak ako ng iyak. Sabi ko, nasasaktan ako. Bakit? Nasasaktan ako kasi, kumbaga parang kailangan ko talagang humantok ng ganun para lang tumigil sila. Alam mo yung mga ganung bagay ba na pumapasok sa isipan ko ba? Tapos, and then, nung time na umalis sila, nakakita ako ng letter from Barbie. Kasi si Barbie kahapon, napagalitan ko rin siya. Dahil, she did something kahapon na, ayun nga, I've been patient, pero kahapon napuno na rin ako sa kanya. Pinagalitan ko talaga siya kahapon. Tapos nag-grade pala siya sa akin, guys. Alam niyo ba yung sulat niya? Ang sabi niya, Mommy, I'm very sorry. Please forgive me. I will not going to do it again. Say yes or no. May box yung yes and may box yung no. Can you and Daddy Gunner help me, please? Because yung about kung bakit ko siya pinagalitan kahapon, it's all about sa school. I'm not gonna mention kung ano, but it's all about school. Nga, dumating na sila, natulog na ako. Habang natutulog ako, nararamdaman ko, hinahalikan ako ni Barbie, si Nesta, hinihilot ako. Guys, yung mga anak ko, mababait naman talaga sila, magalang, mabait. Ang kaso lang, ay, bata nga kasi, alam mo yun, yung parang wala pa sila sa stage na kaya na nilang kontrolin yung emotion nila. Alam mo yung mga ganun? Naiintindihan ko naman, but sometimes I really have to, you know, to discipline talaga sila. Kasi kung hindi, ewan ko na lang. So, ayun na nga, pagkagising ko, sabi ni Barbie, Mami, gising ka na ba? Sabi ko, why? Sabi niya, nothing. I just wanna talk to you. Iyak ako. Sabi ko, okay. Tapos, nung nagluluto na ako, sabi ni Barbie, Mami,
may binili si kuya na ball pen. Isang red, isang green. I will give you paper. Gagamitin mo yung green kapag ka ang answer mo is yes. Parang ganun eh. Ito yung sulat niya. Ito, ayan o, for mommy. Ayan, wait. Ayan, for mommy. Tapos sabi niya, eto, gagamitin mo yung green pag yung yes yung sagot mo. Pagka no, red yung gagamitin mo. Eto yung sinulat nilang dalawa. Kaya pala kanina, nagbubulungan sila guys. Rinig na rinig ko talaga yung bulungan nila. Eto yung sulat nila. Sorry mommy for what we do to each other. Forgive us please. Sad emoji. We will not gonna do that. So forgive us please. Sulat ni Nesta. Mommy, please forgive us. We will not do it again. Kuya. From Barbie and Kuya Nesta. Kaya ang ginawa ko, nung time na sinulat ko to guys, kasi parang ano pa ako eh. Ako kasi parang, pag nag-discipline ako, I want it to be consistent. Kung ano yung sinabi ko, I really wanted to do it talaga. Ayoko mag-change na, okay. For example, igagrounded ko sila. Okay, dahil galit ako. Okay. Today, you're not allowed to use cellphone. Pero, mamaya-maya, hahayaan mo sila mag-cellphone. Ay, hindi ako ganun. Once na sinabi kong, you are not allowed talaga. Kasi, I want to be consistent when it comes to discipline. Tapos, edi, ayun na nga, sabi ko sa sarili ko, oh my goodness, alam ko na yung, hindi ko pa to na gagawa, guys. Hindi ko pa to na susulat. Ay, hindi ko pa to nababasa. Nasabi pa lang sa akin ni Barbie, nagdadasal na ako, Lord, can you please guide me sa magiging reaction ko sa mga anak ko? Kasi, I know myself, guys. Like what I said, I'm consistent. Pagka sinabi kong hindi, hindi talaga. So, eto na nga. Nung nilagay ko na dito, yes. Ano nga, di ba? Forgive us. Ayan, ang papakita ko sa inyo, ha? Ayan. Forgive us, yes or no. So, eto yung ginawa ko. Sa mother, siguro hindi lang ako to. May times na parang you don't want to show emotion sa kids mo. Ayaw mong umiyak sa harapan nila, ayaw mong mag-sorry sa harap, ayaw mong mag-sorry sa kanila. Kasi nga, parang ano eh, entitled ka na. Salamat naman sa Panginoon talaga. Pinalambot niya ang puso ko kanina. Tinawag ko sila, Nesta, Barbie, come here. Sabi ko, sabi nila, nilakap nila ako, mommy, sorry, do you forgive? Sabi ko, yes. Tapos sabi ko, come here. Tapos niyakap ko silang dalawa. Guys, grabe talaga yung moment kanina. Grabe talaga. Sabi ko, sorry. Sorry sa inyo, sa nagawa ko. I'm really, really sorry for hurting you guys. Tapos alam niyo ba yung itsura ni Nesta, guys? Pati ni Barbie. Yung iyak nila, no, mommy, it's not your fault. No, mommy, it's okay. Ganun lang sila. Tapos, sorry ako ng sorry. Kiss ako ng kiss sa kanila. Tapos biglang yung lumapit si Yaren. Pagkalapit ni Yaren, umiiyak din si Yaren kahit wala naman siyang kaalam-alam sa mundo. Iyak siya ng iyak. Siguro nakita niya nag-iiyakan kami. Tapos, ayun na. Andito na si Gunnar. Asikasuhin ko na muna itong aking asawa. I think I'm gonna end the vlog here. Thank you guys for always watching. Please follow me on my Instagram account, TikTok, and Facebook page. It's Filipina Living Life.